Alam nyo, medyo ako'y naiyak eh. Ito, itong pagtungo ko rito sa istasyon. Dahil po dun sa checkpoint na aking nadaanan. Baga, usually naman talaga ganon, gabi-gabi. Dadaanan ko sila, okay naman eh. Magagalang silang mag-approach. Mga may baril yun, ha? Mga mahaba ang dala, no? Magagalang silang makipag-usap. Oh, eh, siyempre, eh, susunod ka sa batas. Checkpoint yan, eh. Oh, pero kanina eh, para bang, ano eh, bang, nanliit ako. Yun ang exact word. At talagang sa totoo, ha, hindi ako nagdadrama. Kasi hindi ako marunong umarte. Sabi nga sa inyo, kung ako'y pumayag na umextra sa pelikula, umayaw ako eh. Kasi baka masayang yung negative, di ako marunong umarte eh. Ako mismo matatawa sa sarili ko eh. Aarte ako. Eh ngayon, mga kaibigan, kaya ako medyo na ngilid ang luha natin kanina. Kung tayo i-checkpoint, alam nyo ba, sabi nung, ano, nung pulis o sundalo, pag-check niya sa akin, di pinakita ko yung aking ID. Di okay naman sila kagad, sabi niya. O sige po sir, ingat po kayo ha. Doon ako nahabag eh. Yung bang ano, yung bang yung puso natin eh. Kwan eh, nadurog eh. Kasi oh, yung katagang mag-ingat, ingat kayo, eh dapat sa kanila yun eh. Natigilan ako eh, ha? Eh habang umaandar ako eh, nangingilid yung luha sa aking mata eh. Sa awa natin dito sa mga, ano, itong ating mga pulis, mga sundalo, sila yung talagang nasa front line at silang mas ika nga eh, nababagay na sabihan natin na mag-ingat kayo kapagkat napakadelikado ng inyong ginagampan ng trabaho ngayon. Kumbaga eh, sa papel ng mamamatay, mauuna kayo eh. Hindi ho ba? Kaya ako'y nanliit eh. Nawalan ako ng kwan eh. Hindi ako nakapag-react eh. Yung umiwas dun sa checkpoint, huminto siya, sandali. Pero pagkatapos, iniwasan niya yung checkpoint. Ito, panoorin natin, sa Cagayan naman ito nangyari daw, mga kaibigan. At nagpa... ayan po, makikita ninyo, oh. Huminto siya. Pinara siya sa checkpoint. Ayun, nilapitan siya naman. Ayan, bigla siyang umalis, oh. Oh, pinakasan niya. Ayun, na naman ang isang sasakyan ng otoridad. Humarang sa kanya. At nagbabaan na, ayan. Mga anong dahilan para tumakbo ka? Parang yung, meron tayo napanood na ganyang video sa China, eh, di ba? Ginaya nila, oh, yung eksenang yan, oh, sa China. Mga kaibigan, o isipin ninyo. Ayan, oh, may kawani ng Department of Health. Ayun, naglalakad na babae. Di ba siya yung umukuha ng video at meron pang iba. O ayan, tignan ninyo, susuputin sa ulo. Ayun, oh. Buti, magagaling itong mga pulis natin. Ha? Ganyan-ganyan yung napanood ko na eksena naman sa China naman. Na video. Ito naman ho, mga kaibigan, eh sa ano ito, Cagayan Valley, ha, sa Abulog. Oh, mga kaibigan. Ayun, sinakay na siya. Ayan. Oh, 'di ba? Mabuti ganyan ang ginagawa, oh, tingnan mo. Ayan, pagkatapos eh mabilis na i-disinfect yung pong mga sasakyan. Ha? Ayan, nangyari po sa Cagayan. Ngayon, dito naman ho, usually, eh marami namang, siguro ang sumusunod ngayon, 99% eh. Sa tingin ko lang,
Kasi ilan lang naman yung matitigas ang ulo talaga eh. Sa generally speaking, kung percentage ang pag-uusapan natin, sa tantsa ko ah, sa aking pagtantsa, ang sumusunod naman ngayon, 99% sa tingin ko yan. Kung may mga violator, siguro 1% yun ng 100%. Oh, manageable yung ganong situation. Pero nakita ninyo ha, ang mga nasa front line, sila yung mahirap yung trabaho nila ngayon. Sipin mo yung gano, no? Ganong eksena. Mabuti na lang, trained na silang i-confront yung ganong sitwasyon. Ibinibigay natin na halimbawa nga, yung mismong mga authorities na eh, sila yung mga law enforcement eh. Law enforcer natin eh, yung mga sundalo, police, dito sa kwan, pagpapatupad nitong quarantine, di ba? Oh, mga kaibigan na curfew, yan, mga pinatutupad na tuntunin ngayon. Eh, ang babait eh. Kaya napaiyak ako eh, sabi ko sa inyo eh. Nangilid yung luha ko nung pagkatapos niyang tignan yung aking identification. Eh sabi, ah sige po sir, ha? Ingat po tayo. Sipin mo, doon ako na ano eh, sabi ko siguro kung ganito ang lagi ang pakikitungo ng ating mga sundalo at mga pulis, ito na yung panahon para lahat tayo makapagbago, mga kaibigan. Lalo na kayo, mga pulis. Ngayon eh, umaapaw ang papuri ng publiko sa inyo at sa mga gumagawa ng mabuti ngayon na nakikita natin. Alam nyo, ang konsuelo niyan, babalikan kayo niyan pagkatapos ng krisis na ito. Ha? Baka, kwan, yakapin kayo ng mamamayan ninyo. Hindi kakalimutan yan. Ang isipin ninyo, pag natapos at nasurvive na natin itong krisis na ito, eh, paano nyo tatanggapin ang mga tao magpupuntahan sa inyo yan? Pasasalamatan kayo yan. Iko-congratulate kayo. Lalo yung mga sundalo na yan. Oh. Eh sana pagka nangyari yun, eh, mababago na ang masamang pakikitungo ng mga pulis sa publiko, di ba? Kung ano yung itinanim nila ngayon, huwag nyo na nila sayangin yan. Yan ang panahon na makababangon din. Sabay-sabay tayong dapa ngayon, lahat tayo, sabay-sabay din sa pagbangon pagkatapos nitong krisis. Ano po? Buhay ng